Brother Eng here sa ating one word encounter, and we'll talk about Quaresma with a Q. Okay. Yung Quaresma kasi it stands for the Lent, di ba? There are 40 days of Lent which we'll have to end and conclude on the day of resurrection, which we call Easter Sunday. Kaya natapos na yung Quaresma technically, di ba? So, ang tatanong ko sa inyo, how significant sa inyo ang 40 days? Or better yet, let's find out. Or let's check it out. Okay, i-research nyo, how significant to God is 40 days? Alam nyo, meron tayong susunod na another 40 days, ha? From the day of resurrection, nag-oktaba. Okay, so ano yung susunod na 40 days after the resurrection? Yeah. Oh, ano to? Quiz. Oh, yeah. Anong susunod? Yes, magkakaroon ng ascension. So, Jesus would be staying with us in the next 40 days. Oh, hindi na pala. Oh, basta 40 days after the resurrection, 40 days will be His ascension. And then 10 days after that will be what we call the Pentecost. Pente is 50. Oh, yun naman siya. Pero anong significance ng 40, no? Parang, would you agree na yung pong mga Israelites stayed in the desert for 400 years? Why? Diba? Ganun eh. Ganun ba? 400 years eh. Diba? Pero hindi naman sila totally 400 years when they left Egypt. Yung kanilang tigas ng ulo. Diba? But God allowed them to be in the desert for 40 years. Bakit? Well, yan. Yun eh. Diba ba? Yun yung mga pagkakataon na kailangan talaga tayo magnilay. Even Advent is ang pagkakaalam ko 40 days din. Okay? Pagkatapos ng Christ the King, magsisimula na tayo ng first day of Advent. Tama ba? Matatapos siya on Christmas. Yes, pero 40 days din 'yon. Okay, so kung meron kang gustong gawin, maybe para mas lagyan natin ng significance, lagyan natin ng God-honoring intentions and God-honoring prayers and desires that God would be in a sense stoop. Wag naman nating pilipitin ang kamay ng Diyos. Pero lagyan natin ng significance, gawin nating 40 days, okay? Hindi po yan nasa simbahan na nagsasuggest lang po si Brother Eng sa inyo. Okay, parang halimbawa, bago dumating yung date of iyong graduation, di ba? Dadating yung iyong examination, yung mga ganun klase. Lagyan lang natin ng Quaresma. Ay, hindi, Quaresma nga is Lent eh, di ba? Pero yun kasi yung topic natin eh, Quaresma is Lent. Pero yung Quaresma na tinutukoy natin is 40. Okay, pero bakit naging Quaresma, which means quarter, di ba? Pero 40 pala ang ibig sabihin. Anyway, hindi ko totally alam. Ang sinasabi ko lang po sa inyo, yung significance ng 40 as far as God is concerned. Yung susunod nating 40 is actually looking forward na tayo doon, di ba? Ngayon, yung pagpapatunay ng Diyos, kasama mo na siya, alam kung alam mo yon. God's not dead. He's alive. He has risen. And He will be staying in the next, ilang araw na ba? In the next, well, more than 30 days pa bago siya magkakaroon ng ascension. Ano na yung mga inaasahan nating pagbabago sa ating buhay as Jesus would be still will be with us? O ano yun? Di ba? Para pagdating natin ng ascension, kasama nating ipapangako sa ating Panginoon na we will keep what we have promised and we will be looking forward to our own ascension, going to be with Him. Basta itong mga to, ha, ginugunita lang po natin. Okay? Kung ano pa yung mangyayari, hindi ko po nabasa. Hindi ko po alam kung meron pa during our time na may mga significance pa yung ganitong araw, 40 days, ay hindi ko po alam. Wala po akong knowledge diyan. Pero kung meron nga po kayo, ang sinasuggest ko, gamitin niyo po yung 40 days. Halimbawa, from today, meron kayong gustong gawin. Huwag na today. Halimbawa, meron kayong gustong gawin starting Monday after Sunday. Di ba? Kumbaga, Sunday will be, by the way, remind ko lang sa inyo, Sunday will be our Divine Mercy Sunday as declared, proclaimed by our Pope John Paul II. Okay? Medyo yun, medyo
talagang mayroong may tumimo sa kanyang puso yun eh. Bakit? Kasi alam niyo nung namatay siya, Divine Mercy Sunday, April 2nd, okay, 2005. O yabang ano. Hindi po, nabasa ko lang kasi. Ganun tipo. So, ano yun? Umpisa mo sa Monday and then you count 40 days. On the 40th day, I want you to expect a surprise from God. Oh, di ba? Magkakaroon ng significance. Di ba? Payagan mong sorpresahin ka ng Diyos. Oh, wow. Parang nababasa ko na sinasabi mong lagi kang sinusurpresa ng Diyos. Wow. Yeah. So, I want you to really, really, really prepare your heart, your mind, and your spirit for the surprises of God. Yes, every moment. Ngayon, as we look forward to Jesus' ascension to heaven, and also as we look forward to the celebration of the church birthday, which will happen on the Pentecost. I don't know kung anong date yun. Hindi ko pa yata nakita. Okay? Pero yun naman yung birthday ng ating simbahan. Diba? Parang look forward tayo ha sa 2033, which will be the 2,000 years of Christianity. O, bakit 2033? Eh kasi diba, yun naman yung year of the Lord. O, kaya 2033 is 2,000 years of Christianity. Tayo sa Pilipinas, we're celebrating 500 years of Christianity. Oh, di ba? Pero pag ikaw ay Kristiyano, Katolikong Kristiyano, oh, look forward tayo dun sa 2,000 years of Christianity. Oh, naiba na yung topic ko na naman eh. Anyway, sige, basta look forward tayo sa surprises of God. Are you ready for God's surprises? Good. Let's pray about that. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, I come before you. I empty myself so that you can fill me with what you want me to be full of. That I will be filled with your love, with your joy, with your mercy, with your forgiveness, with everything that is good. And help me, Lord God, to remove what is preventing you from really filling me up, and what is preventing the good things to fill me up. Ikaw na, Lord, ang magtanggal. At, well, kung masakit, Lord, ihanda mo ako kung ano man yun. Ihanda mo kami, Panginoon, na basta hiyanda mo kami sa iyong mga sorpresa, sa iyong mga pagpapala, sa iyong mga himala, sa iyong mga biyaya, sa iyong mga kagandahang loob. So thank you, Lord God, and we will continue to do what we believe you want us to do. We will continue to do the good things that you want us to do, that you have prepared for us, and give us the grace to know and to do them. For your glory, in Jesus Christ's name, we pray this with Mama Mary. Amen and amen. Okay, ready for God's surprises? And enjoy Him. God bless.